Hi guys! Welcome to my channel. Welcome na naman sa bagong episode ng ating music lesson. So, kung ikaw ay bago pa lang dito, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. Okay, simulan na natin. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa augmentation dots. So, ano nga ba yung augmentation dots? So, sinabing dots, madali lang yan. Ibig sabihin yung mga tuldok sa mga nota. So, pag sinabi natin augmentation, medyo unfamiliar tayo sa salitang ito. Pero ang ibig sabihin lang yan, kapag ang isang nota ay mayroong dot or dots, kasi minsan may mga nota na mayroong isang tuldok, dalawang tuldok sa kanilang tabi. So, pag sinabi natin augmentation, nadagdagan yung kanyang bilang. So, mag-review muna tayo ng kaunti. Okay. So, ito yung ating whole note, and then ito yung ating half note, ito yung ating quarter note, ito yung ating eighth note, at ito yung ating 16th note. So, sa original na beats nila, ang ating whole note ay merong apat na beat. And then ang ating half note ay merong dalawang beats. And then ating quarter note merong isang beat. And then ang ating eighth note ay merong half beat, or pwede nating sabihin na 0.5 seconds. Okay? So 1 second, 2 seconds, 4 seconds. And then dito naman yung ating 16th note, meron tayong 1/4 beat or 0.25 seconds. So tulad ng sinabi ko sa inyo, every time na nakikita ko itong dalawa, I always remember 25 centavo and 50 centavo. So, anyway, style ko 'yon para matandaan ko siya. So, kung gusto niyo i-adapt, pwede rin. Ngayon, balik tayo sa ating lesson na augmentation dot. Ngayon, may mga nota tayo minsan na nakikita sa mga music sheets na mayroong tuldok sa tabi. Ngayon, hindi po yan design. Hindi lang sila biglang nailagay dyan or nagkusa na lang silang napunta dyan. Kaya sila nilagay dyan ng kompositor kasi meron silang purpose. Kung papansinin nyo ang ating mga nota, meron lang tayong 1, 2, and 4. Wala tayong number 3, and then wala rin tayo dito sa gitna niya. So, ang reason kung bakit meron tayong dot para dun sa mga missing numbers. Okay? So, halimbawa, paano ba yung augmentation dot? Ganito yan. Pag ang isang nota merong tuldok, hahatiin mo siya. Kukunin mo yung kalahati ng kanyang beat. Uulitin ko. Pag meron kayong nakitang augmentation dot, kukunin nyo yung, ilalagay nyo sa isip nyo yung kalahati na beat nung nota na merong augmentation dot. Paalala ko, sa lesson na ito, gagamit tayo ng mathematics. Kung matatandaan nyo sa ating previous lessons, sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo matuto ng music, mahalaga na marunong tayong mag-addition kasi kasama yan sa ating, kasama yan sa musika. Hindi nawawala ang pag-a-add sa music. Okay, so balik tayo. So halimbawa dito, ang original na beat ng whole note ay 4 beats. Right? So sulat mo yung 4 beats. And then, plus, ano ang kalahati ng 4? Okay, correct. 2. So 4 plus 2 equals 6. So kapag ang isang whole note, nakita nyo na mayroong nota, ibig sabihin, kinuha mo yung kalahati ng 4 and then dinagdag mo sa kanya. Kaya 4 plus 2 equals 6. Okay? Nag-gets mo na ba? Next, punta tayo dito sa half note. Ngayon ang half note, ang original na beat niya ay 2. Okay? And then, ano ang kalahati ng 2? Very good. 1.
So, 2 plus 1 equals 3. So, paalala ko sa inyo, pag merong augmentation dot, yung certain na nota, hindi na ito ang gagamitin nyo. Ibig sabihin, nadagdagan na siya ng bilang. Katulad nito, 4 siya, pero dahil may augmentation dot, naging 6. Kasi kinuha mo yung kalahati. Tapos, inad mo siya, kaya naging 6. And then, dito naman, ang original niya, 2. Kaya, pag pinindot mo to and then, dalawang beat lang yung ginamit mo, magkukulang ka ng isang beat. So, ibig sabihin, mawawala ka na sa timing. So, kailangan, susundin mo ito. So, ito, yung half note na merong dot or dotted half note. Ito, dotted whole note ang tawag sa kanya. Okay, dito naman tayo sa quarter note. Paano naman yung quarter note? Simple lang din, simple mathematics. So, ang original na beat niya ay 1. And then, ano yung kalahati ng 1? Teka, baka malito kayo ha. Laging magbe-base kayo doon sa kalahati ng nota. Halimbawa ito, 4. Anong kalahati ng 4? 2. Kaya siya naging 6. Ito naman, 2 yung original beat niya. Plus, yung kalahati ng 2, 1. Kaya, 3. Then ito, 1. Anong kalahati ng 1? Eh, di 0.5. Or 1 half. So, ang magiging bilang nito ay 1.5 or 1 and 1 half beat or 1 and 1 half seconds or 1.5 seconds. Okay? And then, dito naman tayo sa 8 note. Yan. 8 dotted notes. Ito, quarter dotted note. So, dito, kung siya ay, magsisentabo. Mag-a-add tayo ng centavo or ng decimal. Yan, so medyo maliwanag. Gusto ko ng konti. Yan. So, dito, ang original note, ang original beat niya ay 0.5 plus. Ilan ang kalahati ng 0.5? Okay, very good. 0.25. Tatandaan nyo lang yung mga benching ko. 50 centavo plus 25 centavo equals 75. 0.75 or pwede nating sabihin na 3/4. Yeah. Yan. And then, dito naman tayo. So, dito sa 16th note, medyo